Panginoon sa inyo. Buhay niyo mga kapatid, pagiging ng Panginoon sa buhay niyo. Amen. Praise the Lord. Praise God. At kaluwalhati ang ating Panginoon sa mga punto. Doon po sa binasa natin kanina, sa Matthew 28:19-20, lahat po tayo ngayon dito ay bunga ng masipag at walang sawang nag-aalay ng kanilang mga buhay upang magayag ng kanyang pong mga salita. At sa araw na ito, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil karan tayo ng pagkakataon upang tayo po ay gumanap doon sa nais sa atin ng Panginoon, yung sa Great Commission, na kung saan meron po tayong mga candidate for water baptism, habang ito ay ating pong pag-uusapan yung tungkol po sa water baptism, Amen. At bago tayo tuluyan na dumako sa mensahe ng Panginoon, samahan niyo po muna ako sa iyo. Panalangin. O dakilang Diyos, aming Ama, inupuri ka namin, dinadakila, lawalhati ang iyong pangalan, sampahin ka ng iyong mga anak. At marapat ka lamang na aming mga pupurihan at mapasalamatan sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan noon, ngayon at magpakailaman, hindi nagbabago. At sa iyong kapangyarihan, kami ay kakaroon ng lakas, Panginoon, upang patuloy sa aming pag-alay sa inyo, Panginoon, na aming mga buhay, Panginoon, sa pagsamba sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa araw nito. Nilalapit po namin sa inyo, O Lord, ang mga kapatid na inyo pong ginabayan, Panginoon, at binigyan ng kanila pong design, O Lord, na magkaroon at makompleto ang kanila pong pagtanggap sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng pag-tugon sa water baptism, Panginoon, sa araw na ito. At maraming salamat po sa inyong mga kabutihan at muli kami po ay patuloy na humihingi, Panginoon, at pagpapatawa, Panginoon, naman po ang aming po mga pagkukulang, O Lord. Kayo po ang nakakaalam, Panginoon, ang aming po mga puso at isipan, Panginoon, naman po ang mga bagay na hindi po lang ikalagot-lagot sa inyo, Panginoon, sa araw na ito ay patuloy kami pagpapatawad, Panginoon. At salamat sa iyo po na ang sawang pag-ibig, Panginoon, at katawaran na pinagkakalagay ko sa amin. At kawang ang mapapurihan na tapira sa araw na ito. Maraming salamat po at sa misahe, Panginoon, na iyo po nga ay hahatid. Ako'y walang kaalaman, Panginoon. Hindi umaasa lamang sa inyo pong karunungan at kapangyarihan. Ikaw po ang magsalita, Panginoon, at tulungan mo po ako, Panginoon. Gamitin mo lamang na daluyan ang iyong mga misahe, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat po at sa inyo po namin tinataas ang buong oras na ito, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Sa ating pong misahe sa hapong ito, kaya po nang babanggit natin kanina, no, na tayo ay nagpapasalamat sa mga kapatid na tayo po rito ay bunga ng kanila pong ang bawat kapatid na nagpapagala, no, upang ihayag ang kanya pong mga salita, may share sa atin, ano, na tayo po ay isa sa mga tumanggap at ang mga kapatid ngayon na
nagkaroon tayo ng special occasion na ito upang bigyan daan ang mga kapatid na nag-desire na sila po ay mabautismuhan ano, sa tubig. Ano. Sabi dito, water baptism symbolizes the need for our sin to be washed clean. It represents the truth that our old person is gone and the new has come. Sabi nga dun sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things passed away. Behold, new things have come. Ayun po, no? Baptism originated with John the Baptist, ano? Naalala po natin si John the Baptist na siya po ang kaya po siya tinawag na John the Baptist, ano? Dahil siya po ay nagbabautismo sa tubig doon sa ilog Jordan, ano? Na kung saan ating Panginoon ay isa sa kanya pong mga bautismuhan, ano? Para po malaman natin ang kahulugan ng baptismo na ito, mayroon po mga tayong mga reason, ano? Tatalakayin kung bakit importante ang ating water baptism, ano? Ang ating Panginoon, bagamat siya ay hindi na makasalanan, yet he humbled himself in obedience to identify with us and give us an example to follow him. So, kinusunod lamang natin ang Panginoon. So, mayroon pong apat na rason na kung bakit na importante na tayo po ay ma-water baptize, ano? Una-una, water baptism is an act of obedience. Yun nga po, ano, dun sa sinasabi dun sa ating verse, no, sa text natin, na tayo po ay sumusunod, ano, in our obedience to our Lord Jesus. Sabi nga doon sa Matthew 28:19, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end. End of the ages. So, ito pong passage na ito, sabi nga, established, no, the water baptism as commanded from Jesus himself. And it is the principal reason why water baptism remains important for us. No? Since Jesus left a final command for us to be baptized as disciple and to baptize other to make them disciples. There is nothing stopping us doing the right thing and obeying His wishes for us on the matter. Baptism demonstrates our love for Jesus. Sabi rito, sabi nga dun sa John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. Even the apostles, ano, in the early church, lahat po ng kanila pong mga inanyayahan o sinaran na ang tungkol sa gospel ng ating Panginoon, ano,
bawat isa po sa kanila, no, once they accept Jesus Christ as the Lord and Savior, ay agad nila po ito binabautismahan, ano. Kita po natin dun sa Acts chapter 8 verse 12 kung saan ang mga mahayagan ni Philip, ano, sabi rito, but when they believed Philip as he proclaimed the good news of the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. So isa po sa basihan na noong early church, lahat na ginagawa ng ating mga disciple ay lahat ng kanila po mga inayagan ay kailangan mabautisman sa tubig. So ganun po ang importansya na tayo po ay sumunod sa kung ano yung gawa ng ating mga disciple na kautusan ng ating Panginoong Hesus. At makikita rin natin doon sa Acts 16 verse 30 na kung saan na sabi nga rito, he then brought them out and asked, sir, what must I do to be saved? They replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in house. At that hour of the night, the jailer took them and washed them wounds, was their wounds, then immediately he and all the household were baptized. Ito po yung tungkol po dun sa pagkakakulong, ano, nila Peter and John, ano, na ano ni Paul, ano, na kung saan ay nagkaroon ng lindol, ano, na itong sinasabing jailer dito na kung saan ay siya ay muntik ng magpakamatay dahil nga po na nainakala niya na sina Paul ay nakatakas, ano. So ngunit sinabihan siya ni Paul na huwag mong gagawin yan, narito kami, at doon po siya nagkaroon ng pagpaniniwala, ano, sa mga ating pong disciple, ano. At doon ding time na yon, sila po ay nabautismahan ni Paul, ano. At sa Acts 18 verse 8, ganun din po, isang leader ng isang simbahan, sabi rito, the Crispus, the synagogue leader, and his entire household believed in the Lord, and many of the Corinthians overheard Paul believed and were baptized. So yun po yung kaugalian, maging noong early church, na tayo po, na sila man po ay once they receive and accepted Jesus Christ as their Lord and Savior, they must be baptized, ano. At yun po ang isang gawain bilang ngayon, in obedience to the commandment of our Lord. So, amen. Dumako po tayo sa number 2. Amen. Water baptism is a public declaration of our faith in Jesus Christ. Ano? Baga, hindi ka na nag-aalangan, hindi ka nahihiya, ano, na ma-identify ka na isang tagasunod, ano, tagasunod ng ating Panginoon. O bilang isang Kristiyano, kung ikaw ay gumaganap, ano, hindi ka nag-aalangan dahil tinanggap mo ang ating Panginoon, ito'y isang declaration sa isa sa publiko, no, na ikaw ay sumasampalataya sa ating Panginoon. Brito, we do not save ourselves,
God saved you through the work of Christ. It is God's will for everyone that we express our love and trust of God by being water baptized. It is a command of God and a public declaration of the work our Lord has already accomplished with us. So, amen. Amen. At tayo po ay dinideclare natin in public na tayo ay mga tagasunod ng ating Panginoon. For we were all baptized by one Spirit so as to form one body. Sabi sa 1 Corinthians 12:13, bilang kaisa sa body of Christ. Baptism declares that you are a follower of Jesus Christ. Amen? It is a public confession of your faith in and commitment to Jesus Christ. It is the next step after salvation. So, para makompleto po yung ating pong salvation, isa yan, sabi rito, sa the next step. Nung tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon through repentance at nagkaroon po tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon na bilang siya po ay ating Panginoon at tagapagligtas. So yan po ang isang declaration natin para makumpleto yung process ng ating pong salvation. Dahil yun po ay inuutos sa atin ng Panginoon. Lahat po ng ating pong ginagawa, sabi nga kung mahal natin ang Panginoon ay susundin natin ang kanya pong utos. Baptism declares that you are a follower of Christ. Amen. Yan na po ang nabasa natin kanina. At dahil nga po tayo ay nabaptize, tayo po ay isang Kristiyano. Ito po yung ating practical demonstration of our spiritual reality that has already taken place in our life. Kung tayo ay sumusunod na sa ating Panginoon, hindi na tayo nagpapatuloy sa ating kasalanan. Sabi nga sa Romans chapter 6 verse 1 to 5. Amen. Ano ngayon ang masasabi natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? Aba, hindi maaari. Hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Amen. Amen. Hindi ba ninyo alam na noong binautismohan kayo kay Jesus, ay Jesucristo, nangangahulugan ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan. Amen. At sa verse 4, kaya noong binautisman tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. Amen. Kaya wala na po dapat yung ating mga kasalanan.
At kung nakasama tayo sa kanyang kamatayan, tiyak na mabubuhay tayong muli. Tulad ng muli niyang pagkabuhay. Amen. Meron po tayong brand new life, ano? Sabi nga, it is a symbol of your new life as a Christian. We bury the old life and we rise to walk in a new life. Dahil po pagka tayo po ay binabautismahan, tayo po ay immerse, no? Nilulubog, ano? Na nagsisimbolo na yung ating dating pagkatao ay ating inilibing na, at nung tayo umahon sa tubig ay tayo ay bago na. Kaya sabi nga doon sa Romans 6:1-5 na dapat ay malinis na tayo at hindi na nagpapatuloy sa ating kasalanan. Ano? Baptism is like a wedding ring. Parang singsing, ano, ng isang kinasal. Sabi rito, it is the onward symbol of the commitment you made in your heart. Yung commitment po natin yan sa ating Panginoon. Ang commitment, ang kung sa wedding ring kayo, may commitment kayo sa inyong mga, sa ating mga asawa, tayo sa ating pagbabaptize, mayroon po tayo, nagko-commit po tayo sa ating Panginoon, ano? To follow His command and lahat ng kanya po mga inuutos sa atin, ano? Commitment that has to be followed through and lived out on a daily basis. Continuous, ano? We continue the practice of water baptism today as a symbol of our personal and public identification and a union with the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Sabi nga doon sa Colossians chapter 2 verse 12. Inilibing kayong kasama ni Kristo nang bautisman kayo. At dahil na kay Kristo na kayo, muli kayong binuhay na kasama niya dahil nananalig kayo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa kanya. Amen. Amen. At mabilis lamang po ang ating mensahe sa ano nito, at dumako na po tayo sa number 3 para hindi po kayo makakatulog. Amen. Water baptism symbolizes our trust and hope in Christ Jesus. Sabi nga dito, baptism is a symbol. It's meant to show the world that you love, trust, and have put your hope in Christ. It is like, yun nga po, it's like the wedding ring example. If we trusted Christ to save us from sin, and He is the Lord and joy of our life, then we want everyone to know about it. You know, so baptism is a statement to everyone who sees it that we have trusted Christ for our salvation. And we are committed to living for Him. At nabanggit na rin po sa kanina na kung tayo po ay na kay Kristo, tayo po ay bago ng nilala. At yung dati ay wala na, tayo ay binago na. No? At ang water baptism din ay nagsisimbolize ito ng burial of old life, ano?
At yung coming out of it was the resurrection. God raising you from the dead as He did Christ. When you were stuck in your old sin and dead life, you were incapable of responding to God. God brought you alive, right, along with Christ. So yun po, isipin po natin na tayo po ay lahat po ng ating po mga kasalanan na ay kasamang ipinako sa cross, ano? Kasamang pinako doon sa cross ng Calvary ng sa mga ating pong Panginoon ay mapako sa cross, ano? We were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Sabi po sa Romans 6:4. Ang water baptism daw po ay isang paraan to visually preach the gospel, ano? Tayo ay tatayo doon sa, ano, sabi dito sa water, no? Standing in the water symbolizes Jesus dying on the cross. At nung i-immerse tayo, immersing in the water symbolizes Jesus being buried in the tomb. And being raised from the water symbolizes Jesus rising from the dead. We bury the old life and we rise to walk in the new life. Ano? So yun po ang simbolo ng ating pong water baptism na gaganapin po mamaya, ano, sa ating pong mga kapatid na nag-commit, na nagtiwala at tumanggap sa ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, ano, na we are committed na tayo po ay we are committed na tayo po ay magpapatuloy na mag-serve sa ating Panginoon, ano? At yun po ang kahalagahan ng water baptism, ano? Nagsisimbolo ng ating pong trust and hope sa ating pong Panginoong Jesucristo. At sa number 4, water baptism connects us to the wider body of Christ in a new family, ano, na kung saan ay doon sa ating Bible study na nakita natin, na pag-aralan natin yung kinasabi, ang binabanggit ng ating Pastor Chona, yung local church at yung universal church, ano, na once na tayo po ay nakompleto po yung process ng ating pagtanggap sa ating Panginoon, na tayo po ay kinokonek, ano, but we are connected to the wider body of Christ. So sa buong mundo po yan. Sabi dito, baptism also connect us to the body of Christ, His people in the earth. In baptism, there is a real sense of being joined with other believers, not just participating in an individual act of our own spiritual journey. So, tayo po ay nakakaganap ng
ganito na tayo pinag-uutos ng ating Panginoon. Sabi nga, we are connected to the universal church of our Lord, ano? Na kung saan ito po yung composed of all the believers and the world, ano? Lahat ng tumanggap sa ating Panginoon at ginanap ang pagpapabautismo sa tubig, ano? So, we have a new family of believers all over the world. Amen? For we were all baptized by one Spirit so as to form one body. Nabanggit na po natin, ano, kanina. Ayan po. At mayroon pong katanungan. Sino raw po ang paano po ba raw tayo i-baptize, ano? As a very example na ating pong Panginoon being immersed in water. Sabi nga, the word baptize comes from the Greek word baptizo, which means to immerse or deep under water, ano. So yun po ang paraan ng pagbabautismo. Tayo po ay ilulubog. Hindi po pagka ano, pagka pagtila kasalanan mo, hindi ka ilulubog na matagal. Pero pagka maraming kasalanan, ilulubog na matagal. Amen. Ayan, ginising ko lang po kayo kasi parang minampo kayo sa mensahe ko. Mensahe ng Panginoon. Amen. Amen. So, alam niyo na po ha, mamaya pagka hinawakan kayo ni Pastito, at hindi kayo inangat agad. Maraming kasalanan, kapatid. So, mag-confess na ngayon. Sino ba yung mga ano natin? Ang mga candidate ngayon. Mag-confess na kayo para mabawasan. Amen. Amen. Ano? Amen. So, yun po, ano? Lulubog. Mamaya, tuturuan tayo kung paano, ano, para hindi mapasukan ng tubig yung ating ano, ilong. Amen. So yun po yung example, ano, nilubog po ang ating Panginoon ni John the Baptist, ano. Every baptism in the Bible was by immersion underwater. The book of Acts show us that this was the norm of every believer. Sabi nun sa Acts chapter 8, verse 38 to 39. Acts chapter 8, verse 38 to 39. Pinahinto ng opisyal ang karwahe at lumusong silang dalawa sa tubig at binautismohan siya ni Pilipo. Pagkaahon nila sa tubig, bigla na lang kinuha ni Pilipo. Biglang kinuha si Pilipo ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng opisyal, pero masaya siyang nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Yung buong yunok, yung sinasabi rito, na kung saan nung sila ay naglalakbay, habang siya ay sinisiran ni Pilipo, ano? O sabi ng yunok, oh, merong ano rito, tubig. Anong, hindi ba pwedeng ano, baptisman ako, sabi niya. Ayan, yun nga, sabi nga. Eh. Then both Philip and the eunuch went down into the water. And Philip baptized him when they came out of the water. So yun na yun po. Pangalawang katanungan, anong sabi rito? Who should be baptized? Sino raw po ang qualified or dapat na baptisman? Every person who has made the decision to believe in Christ
So lahat po ng tumanggap at ang napalatay sa ating Panginoon. At those who accepted the message of our Lord and Lord. Of our I mean, ito na nga yung nabasa natin kanina. Doon sa 41, ano, those who accepted the message were baptized. Doon sa Acts 8:12, but when they believed Philip as he proclaimed the good news of the kingdom of God and the same and the name of Jesus, they were baptized, both men and women. Ano. So yun po mga tumanggap sa ating Panginoon at nanampalataya na upang siya po ay ating maging Panginoon at tagapagligtas, yun po ano, ay kailangan bautismahan. Ano. Amen po. At sabi dito, as soon as person decide to believe in Christ, he can be an encouraged to be baptized. At maraming salamat sa mga kapatid na ito na nag-decide sa kanila pong mga buhay upang ngayong araw na ito ay ganapin sa kanila ang pagbabautismo. No? So, ganun po ang ating pong mensahe sa araw na ito at bilang summary. Water baptism is a demonstration of our obedience to the Lord Jesus Christ and a symbol to identify with the death and burial and resurrection of Jesus. Our public declaration of our promise not to continue walking sin. And this is the practical demonstration of our spiritual reality and a personal testimony that we have passed from the old life and the old life of sin to the new life in Christ. At basahin po muli natin yung ating pong text sa ating mensahe nito. Sa Matthew 28:19. Amen. Basahin po natin lahat, mga kapatid. Kaya ninyo ang lahat ng gawin sila ng mga takasunod ko. Bautismo ninyo sila sa mga Ama, ang Anak, ang Holy Spirit. 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa parusahan ng mundo. So yan po ang paalala sa atin bilang mga naging bunga ng mga nauna, mga kapatid, na naghayag sa atin, ano, na walang sawang nag-follow up sa atin, naghayag sa atin ang gospel ng ating Panginoon upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At pinapaalala rin po sa atin na ganun din po ang ating pong gagawin sa mga susunod po sa atin. Ano, na tayo rin po ay kailangan din po mag-share ng gospel ng ating Panginoon bilang yung Great Commission na inuutos sa atin ng ating Panginoon. At maraming salamat sa mga kapatid na narito sa araw na ito. Purihin ng Panginoon. At dyan po nagtatapos ang mensahe ng Panginoon. At muli tayo po ay manalangin. Once again, Lord, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa araw na ito, sa taking na araw na inyo pong pinagkaloob sa amin, Panginoon, kung saan kami po ay
Pagkadaos, Panginoon, ng pag-bautismo sa tubig, Panginoon, ang kayo po ang patuloy na manguna sa bawat isa sa amin, Panginoon, doon sa amin pong mga nag-decide, Panginoon, mga kapatid, upang magpapautismo sa hapong ito, araw na ito, Panginoon, kayo po ang kanilang, kayo po ang manguna sa kanila, Panginoon, at kayo po ang mag-hari sa kanila pong mga puso, Panginoon, sa kanila pong mga decision, Panginoon, upang kayo po ay papurihan at dakilain sa kanila pong mga buhay, Panginoon. Maging Panginoon at tagapagligtas, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Maraming salamat po sa pagkaalala niyo po sa amin, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Marami rin po, Panginoon, may katungkulan ng Lord na maghayag na iyong mga salita, Panginoon, upang masunod, Panginoon, ang iyong inuutos sa amin, Panginoon, na umayo at ilaganap ang iyong mabuting balita. Maraming salamat po at sa inyo na po namin tinataas, Panginoon, ang lahat ng aming pong gagawin pa, Panginoon, lahat ng aming pong program, Panginoon, na susunod pa, Panginoon. Panginahan niyo po ang bawat isa na inyo pong itatayo, Panginoon, sa pulpito. Maraming salamat po at sa inyo na po namin pinabalik ang mataas ng papuri. Salamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Thank you.